Topic natin, pigsa, pantal, pimples, sama na natin dyan yung diaper rash, alipunga, bungang araw. So lahat to ay heat rash. Ang ibig sabihin, nagpapantal tayo dahil napakainit. Tapos may pawis, makati. So unahin natin ipaliwanag, ano ba yung pigsa? Sa Ingles, furuncle. Ito ay dahil sa bacteria. So magkakaroon ng impeksyon sa inyong balat dahil may opening. Tutubo ang bacteria, magkakaroon ng nana. Usually dun sa kung saan nyo nakikita lumalabas din yung buhok. So buhok sa mukha, leeg, binti, dun sa may puwitan. Usually ito mga 2 centimeters hanggang mga 2 inches. Yan. So kapag dumami yon, ang tawag naman doon, limbawa, naging grupo na sila, carbuncle ang tawag doon. At pag mas lumala pa, ay tinatawag nating cellulitis, yung kasama na yung mga paligid at nilalagnat ka. Pero kung isang malaking pigsa, ang tawag din doon, abscess. So mapapakinggan mo yung mga ganong mga terms. So ano ang pwede nating gawin? So ito, pag maliit na pigsa, pero pwedeng lumaki yung ating pigsa. Ito, lalabas yung buhok dyan kapag nagkaroon ng infeksyon, bacteria, dun sa labasan ng buhok, furuncle yon. Pero pag naggrupo na, carbuncle yon. Okay? So, mas malalim pag sinabing furuncle kasi may isa tayong i-discuss pa rin mamaya. Oo, sa English, boil. Hindi yung pakulo. Ang tawag lang talaga, boil. Yan, deeper yung infeksyon at usually, may nana. At minsan nagugrupo-grupo nga. So, carbuncle yon. Mamaya kasi pag-usapan din natin yung folliculitis. Okay. Ano ang pwede natin gawin? So, maghugas ng kamay palagi. So, kailangan malinis yung kamay natin. Kasi kapag may sugat yan, halimbawa kinamot nyo, nakagat kayong insekto, kinamot nyo, or hindi nyo alam, may sugat pala dyan, hawak kayo ng hawak. So, pwedeng pagsimula ng impeksyon at lalaki na magiging pigsa na. So, dapat laging malinis tayo sa ating kamay. Doon sa ating mukha, maghihilamos palagi. Pero pag nagkaroon na, doon sa lugar na yon ng pigsa, lagi nyo rin siyang huhugasan, sasabunin. Ordinary soap, mild soap, pwede na po. Sa pagkakataong to, pwede din kayong gumamit ng antibacterial soap, pero medyo nakakadry yun. So any mild soap, antibacterial soap, pwede gamitin, tuyuin, banlawan mabuti, tapos tutuyuin. Pagtapos, kapag natuyo nyo na, kung nasan yung pigsa, pwede kayong kumuha ng bimpo. Basain nyo ng maligamgam na tubig at idampi-dampi nyo dito sa lugar ng pigsa. Huwag hong tutusukin. Hindi tayo ang magtutusok niyan kasi lalong ma-open yung ating balat at baka lalong lumaki yung infection. Warm compress, 5 minutes, kung kaya nyo, 3 beses maghapon. Yung kaya ng balat ninyo. Actually, madalas sa mga pigsa dito sa mga kilikili, dun sa may puwitan, dun sa ating hita. Tapos, kapag na warm compress nyo na 3 times a day, kumuha ho tayo ng bulak. Ito, kuha tayo ng kaprasong bulak, tapos ilalagay natin dun sa ating balat. For example, dito yung ating pigsa. Ipatong nyo dun sa ibabaw, katulad nitong ginagawa ko. Yan, ipatong nyo. Tapos, ito po ang itsura ng povidone iodine. Ayan, para siyang brown or parang toyo. So, ipapatak nyo dito. Ang pagpatak, 5 times a day. Kung kaya nyo, 5 minutes, 5 times a day. Pero kung talagang busy kayo, hanggang 3 times a day. So, ayoko po nung basta ipinahid nyo lamang. Diba, iba kukuha tayo ng cotton buds, pinapahid lang. Wag. Mas maganda, ibinabad nyo. Kung nasan yung lugar ng bulak nyo, patak-patakan nyo, mga 5 minutes, 3 to 5 times a day, after nung inyong hot compress, pagkatapos nung maligamgam. So, povidone iodine, mura lang po to, over the counter. Ano pa yung mga tips natin? Sariling tuwalya at damit ang gagamitin. Huwag mo na manghihiram ng mga damit. Tapos lalabahan palagi, huwag reuse. Alam ko marami sa atin, inuulit-ulit, pero pag ganitong tag-init, pagkasuot, labahan na agad. Kasama ang kobrekama, punda, yung iba nga binabanlian pa. Kung talagang marami na yung
ating mga pigsa or kung naggrupo na, ibig sabihin nga, carbuncle. At kung 2 weeks na, eh talagang malaki pa rin yung pigsa, ayaw siyang pumutok mag-isa. Kasi dapat naman puputok siya mag-isa. Pwede na po kayong pumunta sa doktor, siya na yung mag-i-incision nun. Incision and drainage, at maaari kayong bigyan ng antibiotics katulad ng ito, baka marinig nyo, cloxacillin, coamoxiclav, yung mga cephalosporins. Tapos, bibigyan din kayo ng maaari ng pamahid, yung mga mucoprocin, Bactroban, maririnig nyo yan. Dun sa mga taong mababa ang kanilang red blood cell or anemic, pakabigyan kayo ng vitamins na may iron, iron tablets, at saka vitamin C para mas mabilis gumaling yung inyong sugat. Anong mga doktor pupuntahan? Pwede po ang dermatologist or kaya surgeon. So sila yung gumagamot ng mga pigsa, boils, or furuncle. Okay, so ipinakita natin doon nga sa ibabaw, doon nyo lalagyan ng bulak at ng povidone iodine. Katulad ng tinuro natin. Tapos meron kayong mga creams na pwedeng ilagay. Ang next naman, so ito pa isa-isa itong malalaki. Pag sinabi natin furuncle or carbuncle. Yung folliculitis, ito naman, mas maliliit, pero marami. Saan siya makikita? So kung saan lumalabas yung buhok, nagkakaroon ng parang nana doon. Tapos maliliit siya. Pwede ito dun sa ating ulo, dun sa ating, kung saan tayo nag-shave. So pwede dito, kung sa kalalakihan, dito sa kanilang muka. Pag sa kababaihan naman, dun sa maselang parte o kaya dun sa kanilang kilikili. So, yan yung mga kadalasang lugar kung nasaan nagkakaroon ng folliculitis. Tapos, iba naman sa adults, mararami, pero konti lang yung nana, pwede din yun sa braso o kaya dun sa ating binti or dun sa likod, dun sa may bandang hita. Usually, yung bacteria kasi nakakapasok doon sa ating mga openings. So, hugasan mabuti yung ating balat, okay? Lalo na before ng waxing. So, kapag nag-wax tayo or mag-shave tayo, basain muna natin, tapos sabunin muna natin. Tapos, gumamit po tayo ng shaving cream or coconut oil bago tayo mag-ahit kung tayo ay lalaki. Tapos, yung masisikip nating damit, medyo iluwag muna natin. At kapag nabasa na ng pawis ang ating damit, dapat may baon tayong damit, pampalit. Tapos gusto natin yung mga maluluwag na damit, breathable, uso na ho yan. Tapos, kasi yung chlorine dun sa tubig, nagkukos din yan ng mga folliculitis. So, iwas muna dun sa mga maiinit na tubs or pools, yung mga swimming pools. Tapos, syempre, kailangan naliligo din tayo ng madalas. Usually, twice a day minimum kung marami tayong folliculitis. Gamit po mild soap or pwede rin kayong gumamit ngayon ng antibacterial soap. Nakakatulong din po yun. Maglagay lang kayo ng lotion afterwards kasi nga nakakadry yun. Okay? Luwagan yung damit. Tapos yung shave nyo, yung dun sa direksyon ng tubo ng buhok. So, pag sa face natin, pababa kasi ang tubo. So, pababa din yung pag-shave nyo. Pag dito sa may bigote, tsaka dito sa may baba. Okay? Pwede din po yung mga cleansers, antibacterial cleansers. Tapos, kung talagang masakit, pwede kayong mag-warm compress. At kung dumadami na, kasi minsan sa mga bata, ang dami sa kanilang buhok, dun sa kanilang ulo. So, pag ganon, pag severe na, pupunta ho tayo sa ating dermatologist kasi bibigyan na tayo ng antibiotics. Okay? So, yan po yung ating mga tagubilin. So, sa panahon ngayon, gusto natin maluluwag yung ating mga damit. Tapos, yung razors natin, pag hindi na humatalas, palitan nyo na. Ang next naman, kaya ko nasasabi to kasi marami ako nasa lubong, nagpunta sa akin, tapos yung mga empleyado natin. So, ito yung mga sakit nila ngayong napakainit. Pero actually, whole year round to eh. May tinatawag naman tayong intertrigo. Ito kung saan may fold ang ating mga skin. So, pag mainit, nagkikiskis, may pawis, laging basa. So, ibig sabihin doon sa mga lugar na hindi nahahanginan. Ibig sabihin nga kaya inter-between.
terere or trigo nagra-rub. Tapos magkakaroon ng bacteria o fungal. Pag bacteria, yung mga staphylococcus, fungal, yung mga candida, dadami doon. Katulad ng kilikili, ilalim ng ating breast, kung saan may singit, hita, pagitan ng mga daliri ng kamay at saka paa. So akala mo fungal. Kasama ho dito yung diaper rash ng inyong mga babies. So ano ang gagawin natin? Syempre, kapag may moisture, daming pawis, ihi, ganyan, hindi natutuyo maigi, tapos naka-fold. Diba, minsan may mga folds tayo sa buong katawan, lalo na kung medyo overweight tayo. So yon ang nangyayari nga, nagkakaroon ng bacteria doon, dumadami, at nag-i-inflame. Ibig sabihin, parang inflammatory yun. Maga ang ibig sabihin. So, kaya tinawag na intertrigo. Okay. So, pag tayo naligo, kung adults, tuyuin mabuti ng tuwalya. Pahanginan ng electric fan yung lugar na yon. Siyempre, mas maluwag na damit. Tapos, pwede po tayong magpulbos itong mga prickly heat powder. Nakakatulong po ito. Meron po ang Johnson's or ang Fisan. Mga 100 pesos pag medyo malaki. Yung sa mga supermarket, meron po yan. So, maaari kayong bigyan ng mild steroids ng inyong doktor or kaya kung meron pong antifungal over the counter, pwede din kayong magtanong sa ating mga botika at saka yung mga antibacterial cream na over the counter. So, pag baby naman, kapag umihi sila, kailangan na bandawan yung mabuti yung kanilang puwitan. Bandawan mabuti, tuyuin mabuti, at syempre kailangan, alam ko nagtitipid tayo, pero pag ganitong mainit, medyo mas madalas ang palit ng kanilang diapers. Tapos, pwede kayo maglagay ng mga cream, yung mga zinc oxide, nakakatulong din po yun, para hindi talaga tumagos yung kanilang, yung mamasa-masa dun sa kanilang skin. Pag nga malaki, important talaga na tinutuyo mabuti. Pwede po kayo din maglagay nitong Fisan powder, kahit kilikili yan, antifungal, sa mga lugar na makakate. Ang steroids, ang doktor lang po ang magbibigay sa inyo. May mga mild steroids na pwedeng i-recommenda sa inyo. Pero kung talagang mamasama sana, may amoy na, bibigyan na kayo ng mga antibiotics, pwedeng pinapahid or iniinom ng inyong dermatologist. Isa pang marami pag ganitong mainit, sweat, pawis, pimples. Hindi ba mas maraming pimples or acne, breakout kayo kapag pawis kayo, mainit, tapos nagkikis-kis? Ano yung mga kumikis-kis? Pag nagkis-kis kasi, babara o makaklog yung ating mga pores. Dadami yung bacteria. So, syempre may pressure, may friction, mula sa headband, sa sombrero, sa damit, pati dun sa backpack straps ninyo pag nag-aaral yung mga bata, o kaya dun sa ating face mask, kasi meron pang ilan ng mga, for example, restaurant kayo, naka-face mask pa rin. So, kasama dito yung mask na tinatawag natin. Tawag dito, acne mechanica. So, blackhead, whiteheads, pimple, yan po, pimple lahat yan, acne lahat yan, kasama na ang maskne. So, anong gusto natin? Maghilamos o hugasan ang ating, o yung lugar na maraming pimples. Twice a day minimum, kung nasa trabaho kayo, magbaon kayo ng cleanser. Huwag hahawakan palagi. Tapos, syempre, labahan nyo yung towels ninyo, bimpo ninyo palagi. Huwag uulitin yung damit, labahan. Pwede po ang mga foaming cleansers, panghugas dun sa inyong mukha pag mainit. Yung kasi mga hydrating o yung mga creamy facial cleansers, pag malamig lang yon. So, pag ganito mainit, pwede ang foaming. Tapos, pag summer, light moisturizer lang ang ilalagay natin. Yung mga water-based sunscreen ang gagamitin natin. Huwag muna yung mga heavy lotions. Pwede yon pag taglamig. Tapos, madalas na shower din, isama nyo na. Pag pumunta kayo sa derma, pwede kayong bigyan ng mga retinoids o kaya naman pwede din yung mga over-the-counter na may salicylic acid or benzoyl peroxide. Sasabihin naman sa inyo, meron din mga over-the-counter. Pundan ninyo, bedsheets nyo, yung mga sombrero ninyo, headband, sportswear, labahan. Sunscreen, oil-free,
non-comedogenic, SPF 30. Yan po yung mga pwede nating gawin. So, syempre, skincare pa rin. Huwag nyo na hong lagyan ng mga toothpaste tsaka kalamansi kasi hindi naman mamamatay yung bacteria dun sa toothpaste ninyo. Meron talaga mga over-the-counter na pwede tayong mabili. Tapos yung iba nga yung nag-shave, nagkakaroon din sila ng pimples. Kasi nga, nagkakaroon ng bacteria, may sugat, tutubo yung bacteria. So, basic pa rin, pati yung cosmetics nyo, pagluma na, palitan na ninyo. Okay? Last, bungang araw. Kasi maraming klase ang ating bungang araw. Pula-pula yan, Makati yan talaga. Dun sa mga lugar ng leeg, ganun din, sa dibdib, sa likod, dun sa kung saan lahat lagi may pawis, kung saan matindi yung pawis. Ano. Meron, pula-pula lang, maaring bungang araw, pero yung iba, medyo dilaw, kaya yellow. Yung iba naman, sobrang pula, kaya rubra. So, may iba, parang konti lang naman, plain lang. So, ang mga pwedeng ibigay sa inyo ng inyong doktor, calamine lotion, para hindi kayo mangati. Kasi minsan, ang kati-kati talaga. Mga powder para sa prickly heat, and pwede ho sa mga groceries, Johnson's or Fisan, pwede kayong makabili niyan. Okay? Lagi magpapalit ang damit, laging maliligo. Ngayon, bagay po yung mga puti at maluluwag na mga kasuotan. At syempre, lagi tayong maliligo umaga, gabi. Syempre, ligo pa din ang pampalamig ng katawan. Yung iba, pwedeng, kung maligamgam na tubig, pwedeng maglagay ng konting oatmeal. Yun po yung ipapaligo nyo. Yung iba naman, sodium bicarb ang nilalagay. Pwede din yun. Tapos, basta tutuyuin nyo lang mabuti. Pwedeng baking soda, cool shower. Pag makati, pwede ko kayong kumuha ng bolsa de yelo. Ilagay nyo doon. Okay, so ito po yung example ng mga prickly heat powder na pwede nating bilihin. So yan po. Calamine lotion, pwede din yan. Short sleeves, makakatulong. At inom ng maraming tubig. Maraming salamat po.